Amen. God bless you po, beloved Brother Ray Santos. Tabi manalangin, mami na mahal. Nagilang Diyos, amang banal, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Rodisra Dalmeda, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang kahabagan, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Kapuri-puri, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, mahal na Panginoon. Kaya marapat-dapat ka lamang pasalamatan, luwalhatiin, dakilain ang iyong banal at marilag na pangalan. Salamat, O Diyos, sa iyong napakatamis at banal na presensya na iyong ibinuhos sa amin sa umagang ito, mahal na Panginoon. Tunay na ikaw ay nalugod sa aming banal na pananambahan, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral po at pakikinig ng iyong banal na salita, ngunit bago ang lahat muli, kami po ay nagsisisi, lalong yung Amang Lingkod, sa lahat po ng aming pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, ikaw nga po ang magpala ng iyong banal na salita na aming mapapakinggan sa umagang ito. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi, magsilbing daluyan ang papalang espiritual na sa ganang akin wala akong magagawa kung ibasahan lamang sa iyong harapan. At sa unang dalangin ng aming malabas, Roman Estrada Almeda, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hadlang, demons, and beliefs and doubts, cast out in Jesus' name. In the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Makaupo tayo, mga minamahal. Praise God. Bago tayo magpatuloy, nais ko pong ipaabot sa ating mahal na Panginoon ang pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pinakamataas na pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang, ang Diyos na punong-puno ng kahabagan, pag-ibig sa ating lahat. At ako po ay nagpapaabot din ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Valdistra Dalmeda, the end time prophet of our loving God. Ating hindi po natin malilimutan ang mga gintong turo't aral ng ating dearly beloved assistant pastor Linus Almeda. Praise the Lord. Greetings and respect to all beloved children, to all beloved Almeda family. At binabati rin po natin ang magandang madaling araw umaga na ating mga live webcast viewers na kantabay sa atin all over the world. God bless you so much po. At pagbati rin ang magandang umaga sa ating beloved ordained preachers, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa lahat po ng kapwa manggagawa, kapwa mangangaral, beloved elders of the church, beloved choir members, instrumentalists, webcast crew, beloved control and sisters information, sa inyo po mga minamahal, mapagpalang umaga po, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising pa, magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Malakas yun, mga minamahal. Talagang gising na gising tayo. Pinagpala tayo, mga minamahal. Everybody say amen. Amen. Praise God. Tayo po'y mag-aaral na, mga minamahal. Ibigay na natin ang ating attention sa salita ng ating dakilang Diyos. Ating binigay ng pamagat, refining. Sa Tagalog, pagdadalisay. Sa English, refining. Pakibasa po ang ating teksto, Malakias, Kabanatang 3, Talatang 3. Amen. Dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, talata po ay 3. Ito po ang pagkasabi. At siya'y naupong gaya ng mangingintab at magdadalisay na pilak at kanyang dalisayin ang mga anak ni Libi at kanyang pagkikising parang ginto at pilak at sila'y mga handog sa Panginoon ng mga handog sa katuwiran. Amen. Praise God. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng Diyos. Mga minamahal, God bless you so much po sa pagkabasa ng banal na ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at magdadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi at kanyang pakikinising parang ginto at pilak at sila'y mga gahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang tinutukoy dito na siyang mauupong gaya ng mangingintab, walang iba ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, napakahalaga
na ang isang Kristiyano ay madalisay, mga minamahal, o malinis. Dahil hanggat hindi po tayo dumadaan sa pagdadalisay o sa paglilinis, mga minamahal, hanggat hindi dumaan ang isang Kristiyano sa paglilinis ng mali Panginoon, hindi po tayo magiging karapat-dapat sa mga pagpapalang buhat sa Diyos. Everybody say amen. At kapag hindi ka dumaan o hindi tayo dumaan sa pagdadalisay, mga minamahal, yung mga handog natin sa harapan ng Diyos, mga minamahal, hindi magiging matuwid sa kanyang banal na harapan. Kaya napakahalaga na ang Kristiyano ay dumaan sa paglilinis. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, napakalinaw po ng ating nabasang talata na lahat ng mga Kristiyano, mga minamahal, mapabaguhan man yan o matagal na, mga minamahal, na naglilingkod sa mali Panginoon, lahat po tayo kinakailangan dumaan sa proseso ng pagdadalisay, mga minamahal. At ang proseso ng pagdadalisay ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, ito po ay hindi matatapos hanggat hindi bumabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya, hindi natin pwede sabihin, mahal na Panginoon, matagal na ako sa banal na iglesia, hindi ako pwedeng maituwid. Mahal na Panginoon, dekada na ang aking ipinaglingkod, malinis na ako sa iyong harapan. Hindi po ganoon, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, kapag ang isang Kristiyano, o hindi ka nadalisa, hindi ka dumaan sa paglilinis, yung alay mo, yung handog mo, mga minamahal, hindi magiging makatwiran sa harapan ng Diyos. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ito po ay proseso ng mahal na Panginoon upang yung ating pananampalataya sa kanyang panalaharapan ay maging pinong-pino po at maging purong-puro, mga minamahal. Kaya dahil dito, mga minamahal, kinakailangan nating dumaan sa ganitong paglilinis o pagdadalisay para, mga minamahal, sigurado po tayo na makakapunta doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung ibang mga Kristiyano, mga minamahal, yung mga ibang Kristiyano na hindi pa masyadong naunawaan ang salita ng Diyos o hindi pa nila lubusang naunawaan ang pamamaraan ng mahal na Panginoon, sila po ay nawawala. Sila po ay natitisod, sila ay nalalamig sa kanilang paglilingkod, mga minamahal. Kasi ang iisipin nila, parang mula nang ako'y maglingkod sa mali Panginoon, bakit parang puro pagsubok na lang? Everybody say amen. Kasi mga minamahal, yung ibang Kristiyano, ang iniisip nila, ang paglilingkod sa mali Panginoon, parang puro rosas. Walang pagsubok, puro kasiyahan, walang pagtutuwid, walang paglilinis, walang pagdadalisay. Yung ibang Kristiyano, ang gusto nila, puro comfort lang. Puro matatamis na mga salita lamang, mga minamahal. Pero kapag puro ganoon, mga minamahal, hindi masama yon, maganda rin naman yon. Kaya lang, mga minamahal, kapag puro ganoon ang mangyari sa buhay natin, walang pagtutuwid, walang paglilinis, mga minamahal, hindi po tayo lalago sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yung pananampalataya natin, hindi magiging genuine, hindi magiging totoo, mga minamahal. Kaya sa pamamagitan po ng pagtutuwid at paglilinis ng mahal na Panginoon, yung ating pananampalataya, lalong lumalago, lumalaki, lumalawak, at nagiging tunay sa harapan ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, magbibigay tayo ng ilustrasyon. Titignan natin, pag-aaralan po natin yung sinaunang pamamaraan ng mga mangingintab o magdadalisay ng mga ginto at pilak. Yung kanilang unang proseso. Kasi ngayon, mga minamahal, ay high-tech na po ang teknolohiya. Marami ng makina na ginagamit upang magdalisay ng mga ginto at pilak. Pero sa Biblia, ang inahilin tulad ng Diyos, yung sinaunang pamamaraan, yung pinaka-original, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, ang Diyos ay uupong gaya ng isang magdadalisay ng pilak o ng ginto. At yung pilak, mga minamahal, na sinasabi sa Biblia, at yung ginto na sinasabi sa Biblia, it represent us, tayong mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen.
Kasi talinhaga po ito, mga minamahal. Kaya pag-aralan natin, mga minamahal. So yung sinabi ng talata, ang mahal na Panginoon, siya ay uupo gaya ng magdadalisay o mangingintab ng ginto at pilak. At yung ginto at pilak, mga minamahal, tayong mga Kristiyanong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngayon, pag-aralan natin, mga minamahal, saan po ba nakukuha ang mga ginto at pilak, mga minamahal? Hindi naman ito lingid sa ating kaalaman. Alam na alam po natin. Ang mga ginto at pilak, mga minamahal, yan po ay nakukuha ng mga minero. Yung mga nagmamining, mga minamahal. Ang kanilang gagawin, sila ay maghuhukay. Habang yung kanilang aparato ay may na-trace na mayroong ginto doon, mga minamahal, pupuntahan nila, mapabundok man yan, mapakuweba man yan, mga minamahal, doon nila huhukayin, mga minamahal, yung mga ginto, mga minamahal. Pero, hindi po agad-agad yan na ginto talaga, mga minamahal. Kasi mga minamahal, yung mga ginto, mga minamahal, pag yan ay nahukay na mga minero, hindi naman po yung Yamashita treasure, yung ating pinag-uusapan dito, mga minamahal, ha? Yung natural na gold, mga minamahal, kung paano na buo. Kasi yung Yamashita, ginto na agad yan eh. Ha? Yung gold bars na yan, hindi yan, mga minamahal, nililinaw ko lang. So, kapag nahukay na mga minero, yung mga bato, mga minamahal, naroon makikita yung mga ginto. Parang powder pa lang yan. Nakakita na kasi po ako niyan, mga minamahal. Yung ginto na natural, na habang tumatagal yung panahon, saka sila nagbubuo-buo, nagsama-sama. Pero kapag nahukay yan, mga minamahal, na mga minero, yan ay parang pulbos lang. Parang kasing yung butil ng asin. O maliit sa butil ng bigas na nakakalat sa bato. Kaya ang gagawin nila, mga minamahal, hindi naman lahat ganoong kaliit, meron ding malaki, mga minamahal. Ang gagawin nila, kukunin nila yan kahit nakasama pa yung bato, mga minamahal. Kaya lang, yung gintong yon hindi pa yun pwedeng ibenta, mga minamahal, kasi hindi pa siya nalinis. Kumbaga, marami pa siya, marami doon sa ginto, may mga nakadikit pang buhangin, may mga nakadikit pang mga bato-bato, mga minamahal. Kaya, hindi siya pwedeng maibenta pa. Everybody say amen. Kumbaga, wala pang pakinabang doon sa nakakuha sa kanya. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. So, ano ang mangyayari, mga minamahal? Ang gagawin ng minero o nung nakahukay ng ginto, na yung ginto ay kasama pa ang mga bato at buhangin, ang kanyang gagawin ay dadalin niya po ito doon sa magdadalisay. Doon niya ito dadalin dahil doon sa magdadalisay ng ginto at pilak, sila yung nakakaalam ng tamang proseso para maging purong ginto yung kanilang nahukay. Everybody say amen. Basahin natin. Malachias chapter 3 verse 2. Pakibasa po. Amen. Dito po sa aklat ng Malachias, kapitulo 3, may talatang 2. Ngunit sino ang makakatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy na magdadalisay at parang sabon na mga tagapagpaputi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Habang malalim kasi itong Tagalog na ito, mga minamahal, habang inunawa po natin ang ibig sabihin nito sa pagparito ng mahal na Panginoon, sino ang makatatayo sa kanyang harapan? Kung ikaw ay hindi nalinis, kung ikaw ay hindi nadarang sa apoy, sino ang makatatayo sa kanyang banal harapan? Ang ibig sabihin, walang sino mang magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa pagbabalik ng mahal na Panginoon na hindi, mga minamahal, dumaan sa mga pagsubok at paglilinis. Everybody say amen. Kaya ariin nating pagpapala, mga minamahal, yung mga pagsubok, yung pagtutuwid sa ating mga buhay. Dahil sa pamamagitan niyan, magiging karapat-dapat ka sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So mga minamahal, balik tayo doon sa pagdadalisay ng ginto. Ang proseso po ng pagdadalisay ng ginto, nung sinaunang panahon na wala pang mga makina, kinakailangan po itong lusawin, mga minamahal, sa pamamagitan po ng matinding apoy, mga minamahal. Ang gagawin nila, yung mga bato-bato, yung mga ginto na may mga bato-bato at buhangin, ilalagay po yan sa isang lutuan na bakal, mga minamahal. At ang gagawin, isasalang ito sa napakalakas na apoy. Hindi pwedeng mahinang apoy. Kinakailangan matinding apoy, mga minamahal.
Everybody say amen. At ang gagawin, mga minamahal, ng magdadalisay ng ginto na ito, mga minamahal, habang yung bato-bato o yung ginto na may kasamang buhangin at bato ba, habang ito'y nakadarang sa apoy, hindi niya po ito maaaring bitawan. So yung magdadalisay ng ginto, kung gaano katagal yung proseso, hindi niya pwedeng bitawan. Yung kanyang mata nakatuon doon sa kanyang nilulusaw. Kasi mga minamahal, kapag ito'y kanyang binitawan, mababaliwala yung pagproseso. Hindi makukuha yung magandang resulta. So ibig sabihin, mga minamahal, ito magdadalisay kahit siya'y naiinitan na, kahit siya'y napapaso na, o kahit siya'y naiihi pa, mga minamahal. Hanggat hindi natatapos yung pagdadalisay, mga minamahal, nakatingin siya doon at hawak-hawak niya yung gintong kanyang dinadarang sa apoy. Everybody say, amen. At mga minamahal, sa pamamagitan po ng matinding apoy at sa pamamagitan ng mahabang panahon o mahabang oras na nababad yung ginto na may kasamang bato't apoy, doon na po mga minamahal, magsisimulang malusaw ang ginto at maiihiwalay na yung mga hindi kanakarapat dapat sa kanya. Maiihiwalay na po yung mga bato at buhangin. Everybody say amen. At pagkatapos noon, mga minamahal, ang gagawin po ng nagdadalisay ng ginto, hindi doon nagtapos, mga minamahal, hindi doon nagtapos. Yung ginto, bagamat nahiwalay na yung bato at buhangin, hindi pa pwedeng ibenta, mga minamahal. Hindi pa doon nagtapos ang proseso. Ang pagkatapos po noon, mga minamahal, ang gagawin nitong magdadalisay ng ginto, pakikinisin niya yan. Huhubugin niya sa tamang hulma yung gintong kanyang natanggal na yung bato at buhangin. Huhubugin niya, pakikinisin niya, mga minamahal. May isang palatandaan, mga minamahal, yung magdadalisay ng ginto para malaman niya na yung gintong kanyang inuhulma ay pwede nang ibenta. Pwede nang dalhin sa jewelry shop, mga minamahal. Pwede nang malaman na ito'y may malaking halaga na. Paano malalaman, mga minamahal? Imagine niyo po, ha? Yung gintong nilusaw, nahiwalay na yung bato't buhangin, wala pa ring value. Paano malaman na yung ginto ay mayroong value na? Kapag yung magdadalisin ng ginto ay pinakinis niya ng pinakinis ito, nahulma na nahulma, at kapag sumalamin na siya, kapag nakita niya, yung kanyang sarili ay nagre-reflect na sa ginto, doon na po ito pwedeng ibenta ng mahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung proseso, mga minamahal, ng pagdadalisay ng ginto o ng pilak. Sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, ganyan na ganyan po ang proseso, mga minamahal. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, yung ginto, hindi naman agad nung siya'y kinuha ay malinis at maganda na. Ganoon din tayo. Sa paglilingkod natin, bawat isa sa atin may mga pangit na nakaraan. Bawat isa sa atin may mga pangit na pag-uugali, mga minamahal, na kinakailangan mailinis at maalis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Noon, mga minamahal, mapagmataas tayo. Noon, baka sarili tayo, madamot tayo. Basagulero, babaero, sugarol, mga minamahal. Kaya, nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, dumaan tayo sa paglilinis sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kasi mga minamahal, hindi tayo makapaglingkod sa mahal na Panginoon na taglay-taglay natin ang mga katangiang ito. Kaya nga yung ginto, hindi maibenta eh. Mga minamahal, hindi maibenta yung ginto, bagamat siya'y ginto. Pero nung siya'y nalinis, nung siya'y nadarang sa apoy, nagkaroon siya ng malaking halaga. Mga minamahal, ganoon din, mga minamahal, tayo ay magkakaroon ng halaga sa harapan ng mahal na Panginoon, tayo ay magiging karapat-dapat sa harapan ng mahal na Panginoon, kapag tayo dumaan sa paglilinis, at yung mga hindi kanais-nais sa atin, yung mga pangit nating ugali, yung ating mga kahinaan, ay maaalis sa atin. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo magtaka, mga minamahal, minsan, kahit nasunod na natin yung banal na kalooban ng Diyos, kahit marami na tayong nagawang sakripisyo sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, dumadating pa din yung paglilinis ng ating mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Kasi hindi yan matatapos.
Kasi kapag ang isang Kristiyano ay hindi na tumaan sa pagtutuwid at paglilinis, at habang siya'y narito sa lupa, maaari kang mawala sa paglilingkod mo. Kaya pinahihintulot ng Diyos, mga minamahal, kahit tayo bumibilang na ng dekada, matagal na tayo naglilingkod sa Malapanginoon, dadaan at dadaan pa rin tayo sa paglilinis, pagtutuwid, mga minamahal, upang hindi tayo mawalay sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, walang ibang paraan upang tayo'y maging tunay na hubog sa harapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, magsipasok kayo sa langit na dapat kayong lahat ay nasubok. Walang ibang paraan upang tayo maging karapat-dapat sa mga pagpapala ng Diyos at upang tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, kundi ang dumaan sa pagtutuwid at paglilinis. Palakpakan po natin yung ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Di ba, mga minamahal, yung ginto, kahit ginto siya, subukan mong dalin yung ginto na kasama ang buhangin at bato sa jewelry shop, hindi yan bibilin. At hindi rin siya kanais-nais sa harapan ng mga tao, bagamat siya'y ginto, ha? Ganoon din, mga minamahal. Habang ang isang Kristiyano, nakakilala ka sa mahal na Panginoon, subalit yung mga pangit sa iyo, yung mga hindi kanais-nais sa iyo, ay hindi naalis at hindi nalinis. Mga minamahal, hindi ka rin magiging kanais-nais sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya nga, yung manginintab ng ginto, para maging mataas yung value ng ginto, pinakinis niya pa ng pinakinis. Hanggang makita ng manginintab yung kanyang sarili doon sa ginto, nag-reflect na sa buhay natin. Ano ang ibig sabihin? Hanggat si Yesu Cristo ay hindi pa nakikita sa ating buhay, hindi pa tayo kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pero kapag si Yesu Cristo na ang nakita sa ating buhay, sa ating pananalita, sa ating pagkilos, sa ating paglilingkod, mga minamahal sa diyak na bagay, mataas na ang tingin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka na basta-basta. Special ka na sa harapan ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Basahin po natin, magkasunod po ito, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at sundan po agad ng Romans chapter 8 verse 29. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata 3 sa talatang 18. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, tumitinging gaya ng sa isang salamin, sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nagbabago tayo na gaya ding kalarawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Dito po sa aklat ng mga Romans, Kapitulo 8, talata po 29. Ito pong pagkasabi, sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala at tinatalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you po for the reading of the Holy Word. Kaya nga, mga minamahal, kagaya lang ating nabasa, kinakailangan masalamin ang ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Mga minamahal ko, hindi naman ba basihan ng mahal na Panginoon yung ating itinagal sa paglilingkod? Kung hindi nakikita si Jesucristo sa iyong buhay, hindi siya nagre-reflect sa iyong buhay, maaaring may mga hindi pa nalilinis sa iyo at hindi pa naaalis sa iyo. Everybody say amen. Kaya nga, katulad po ng aking sinabi, ang paglilinis ng mahal na Panginoon, ang pagdadalisay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ito po ay hanggang sa kanyang huli at muling pagbabalik. Huwag tayo magtaka, mahal na Panginoon, nagbibigay ako, tapat ako sa tithes and offering, mahal na Panginoon, namumuhay ako na may kabanalan. Tandaan natin, mga minamahal, yung pagdadalisay ng Diyos sa atin, it will continue until the day of our dearest Jesus Christ, mga minamahal. Dahil ito yung ginagamit ng mahal na Panginoon na paraan upang magkaroon ka ng dahilan, mga minamahal, na magpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, kahit tapat tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, may mga pagsubok pa rin tayong babatain, mga minamahal. Paraan ito ng Diyos upang ikaw at ako, mga minamahal, ay maging banal sa kanyang banal na harapan, mga minamahal. Pero tignan niyo po, mga minamahal, ha? Ito yung kaibahan natin ngayon. Nung tayo ay sa sanlibutan, may pagsubok din naman po sila eh.
Sa Kristiyan, sa ating paglilingkod bilang Kristiyano, mayroon din. Pero yung kaibahan, mga minamahal, malaki. Everybody say amen. Doon sa nabasa nating talata kanina, yung magdadalisay ng ginto, mga minamahal ko, kahit gaano katagal yung kanyang gintong binababad sa napakainit na apoy, hindi niya bibitawan. Everybody say amen. Nakatingin siya palagi, mga minamahal. Ganoon din, mga minamahal. Sa paglilingkod natin, kapag tumitindi yung pagsubok natin, parang lalong bumibigat ang pagsubok natin sa buhay, ibig sabihin yan, tumitindi yung apoy, mga minamahal. At kapag ganyan ang nangyayari sa ating buhay, hindi tayo dapat manghina o manlupaypay. Dahil yung mangingintat ng ginto o ang ating malaban sa Kristo, palaging nakatingin sa atin. Hindi niya aalisin ang kanyang mga mata sa atin. Hindi niya tayo bibitawan habang umiinit at tumitindi yung pagsubok, lalo kang hahawakan ng ating pinakamamahal. Mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Yung mata ng Diyos na sa iyo. Kahit nasa pagsubok ka, umiinit ng umiinit yung kalagayan mo, parang pakiramdam mo, lumalala ng lumalala ang problema mo, tumawag ka sa mahal na Panginoon, nasa iyo ang kanyang mga mata. At kung minsan akala mo, parang naaagaw ka na ng kaaway, kung minsan akala mo, parang nilulugmok ka na ng kaaway, huwag mong kalilimutan, hindi ka binibitawan ng mahal na Panginoon. Sa panahon na ikaw ay hirap na hirap, sa panahon na ikaw ay durog na durog, sa panahon na ikaw ay gumagapang, sa panahon na ikaw ay lumuluwa, hawak-hawak ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkakaroon lamang tayo ng halaga sa harapan ng Diyos kapag ang Diyos ay nakikita na sa ating buhay. Di ba yung ginto? Ginto siya. Pero kapag hindi pa nasasalamin o manginginitab ang kanyang sarili, doon sa ginto, hindi pa siya pwedeng ibenta. Ganoon din sa ating paglilingkod. Mga minamahal, hanggat hindi si Jesucristo ang nasasalamin sa buhay natin, yung panalangin mo hindi pa makaabot sa mahal na Panginoon. Hanggat si Jesucristo hindi pa nasasalamin sa atin, sa mga prayers mo, mga minamahal, may mga humahad lang pa. Pero kapag si Jesucristo na ang nasasalamin sa ating buhay, lahat ng panalangin natin tutugunin na ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kapag nasasalamin na si Jesucristo sa atin, alam naman natin yan, mga minamahal. Kung paano po masalamin ang Diyos sa ating buhay, marunong tayo magpatawad. Everybody say amen. Meron tayong espiritu ng pagpapakumbaba. Everybody say amen. Tumutulong tayo sa mga taong nangangailangan kung meron tayong maitutulong. Yung mga may sakit, dinadalaw natin. Yung mga kapatid natin na nalalamig, nalulupay-pay, pinapasyalan natin. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, kaya nga, malaman natin na si Jesucristo na ang nasasalamin sa ating buhay, malaman natin na kailangan wala tayong kagalit. Amen po ba? Wala tayong katampuhan. Baka hanggang sa mga oras na ito, meron kang taong hindi pinapansin o meron kang taong hindi kinakausap. Birthday niya, hindi mo binati, eh, kaibigan mo naman. Ha? Kakilala mo. Ha? O kaya, may okasyon, hindi mo siya naalala. O kaya, kailangan niya ng tulong, eh, malapit naman sa'yo, hindi mo tinulungan. Hindi pa nasalamin si Jesucristo sa'yo. Kasi ang mahal na Panginoon, lahat ibinigay ng Diyos. Ang kanyang buhay, ibinigay niya. Bagamat tayo makasalanan, hindi karapat dapat ibinigay ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Ganoon. Kaya huwag tayo magtaka na kahit tayo matagal na naglilingkod, dadalisayin at dadalisayin tayo ng mahal na Panginoon. Kung tayo hanggang sa mga oras na ito, minsan umaatake yung ating pride, ibababa ka ng mahal na Panginoon para matuto kang maging mapagkumbaba. Nang sa ganoon, nung ibinaba ka ng Diyos, yun ang magiging pinto para muli kang itaas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung minsan hanggang sa mga oras na ito, mag-rapture na lang, hindi ka pa nagtatapat ng tithes and love offering mo, nag-aalinlangan ka pa, paintulot ng Diyos na ikaw ay subukin, dalisayin. Paintulot minsan naman ng Panginoon na magipit ka sa pinansyal para sa Kanya ka lang kakapit at magtitiwala ng lubos. Everybody say amen. Diba, mga minamahal? Ganyan minsan naman ng Panginoon. Kung saan ka, may kahinaan pa, kung saan may kailangan pang linisin sa iyo, doon ka pakikinisin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan maging makita na po sa buhay natin ang mahal na Panginoon Jesucristo. Sabi nga, action speak louder than words. Hindi na natin kailangan
ipagsabi sa tao sa sanlibutan na ako'y anak ng Diyos. Sa buhay natin, makikita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo ang unang-unang karakter ng Diyos? Ano po? Pag-ibig, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ano pa yung ipinakitang halimbawa ng Diyos sa buhay ng mahal na Panginoon nung siya'y nagkatawang tao? Pagpapakumbaba. Bakit? Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, tinanggal ang kanyang kalawalhatian, iniwan sa kalangitan ang kanyang banal na trono, nag-anyong alipin sa lupa para sa ating mga makasasalanan. Kaya yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Siya bagamat ang pinakamataas sa lahat, ang hari na mga hari, na gawang magpakumbaba. Ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon doon, malaman mo na si Jesucristo na ang nagre-reflect sa buhay mo kapag marunong ka ng magpakumbaba at nauuna ka. Ang tinatawag na matured sa espiritual, hindi mo na kinakailangan hintayin yung katampuhan mo kung mayroon man na siya ang lumapit sa iyo. Kung sa tingin mo siya ang nauna, kung sa tingin mo siya ang may kasalanan bilang matured sa naglilingkod sa malaban, mauuna kang magpapakumbaba sa kanya at kakamayan mo siya at makikipag-ayos ka. Everybody say amen. Sabi ng talata, Malachi 3:2. Sinong makatatahan? Sinong makatatayo sa harapan ko? Kapag tayo may mga hindi pa nadalisay, may mga hindi pa naalis sa atin, mga minaman, hindi tayo pwedeng humarap sa mahal na Panginoon. Kaya pasalamatan natin minsan, kapag tayo dinadalisay, tayo dinadarang sa apoy, ibig sabihin yan, patungo ka sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Last verse, mga minamahal, 1 Peter 5:10, pakibasa po. Ito po sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 5, may talatang 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say amen. Nakita niyo po, mga minamahal, yung resulta nung ating mga pagsubok, hindi pala pangit. Amen po ba? Hindi pangit. Kapag tayo dumaan sa matinding pagsubok, hindi pangit ang resulta. Hindi tayo sinaktan ng Diyos ng walang dahilan. Hindi pinahintulot ng Diyos na tayo ay masaktan ng walang magandang dahilan. Everybody say amen. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, magpapalakas sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Biyaya ang pagsubok, mga minamahal. Kung sa ibang hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, kung sa iba na hindi nakapakinig ng salita ng Diyos, para sa kanila, ang mga pagsubok sa buhay ay sumpa at pahirap. Pero sa mga totoong nakakilala sa Diyos, ang mga pagsubok sa buhay natin ay isang napakalaking pagpapala po, mga minamahal. Kaya nga, totoo ang Biblia. Napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi pagpapala, ipagpasalamat mo sa Diyos. Pagsubok din pala, pagpapala din pala, mga minamahal. Everybody say amen. Ang sabi ni Pedro, mga minamahal, para doon sa mga Kristiyanong dumadaan sa pagdadalisay, hindi walang kabuluhan ang inyong pakikipagbaka. May kasaktan ka, lumuluha ka, tinitiis mo, hindi baliwala yan dahil ay daan patungo sa paglago mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero kapag tinanggihan mo yan, inayawan mo, tinakasan mo, mga minamahal, pinagmatigas natin ang ating damdamin dahil tayo ay umiral yung ating emosyon, mga minamahal, hindi tayo lalago, mga minamahal ko. Sa pagdadalisay ng ginto, mga minamahal, sa sinaunang panahon, may mga ginto na dinadalisay at yung mga bato, mga minamahal, ay hindi natanggal. Kahit anong gawin, hindi natanggal. Kaya ang ginagawa ng magdadalisay doon, mga minamahal, doon sa bato na, ay doon sa ginto na hindi talaga naalis yung mga bato-bato, ang ginagawa ng magdadalisay doon,
itinatapon na lamang na parang walang halaga. Ganon din. Habang ang isang Kristiyano, hindi nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, ayaw tanggapin ang pamamaraan ng mahal na Panginoon, ilalabas ka ng mahal na Panginoon sa kanyang kaharian. At doon na yon sa mga nagngangatal ang mga ipin, doon sa mga nagdurusa, mga minamahal. Kaya, ang gusto ng mahal na Panginoon, since ibinigay na natin ang ating buhay sa Kanya, mga minamahal, susunod lang po tayo sa mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ng talata na ating binasa, pagkatapos ng sandaling pakikipagbata, mga minamahal. So ano ang ibig sabihin? Bago tumating ang pagpapala, may pagsubok muna. Kasi pagkatapos ang sabi sa English, after you suffered a little while, mga malamahal. Ibig sabihin, bago dumating yung tulay na kagalakan, yung tulay na kaligayahan, daraan muna tayo sa matinding kalungkutan. Everybody say, praise the Lord. At bago dumating yung pagpapala na hindi na masayod, yung pagpapala na hindi na maawat, dadaan ka muna sa maraming paghihirap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Parang iisipin natin, parang masakit yun ah. Kalungkutan muna bago kagalakan, paghihirap muna bago pagpapala. Huwag natin kalilimutan ang sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na sandali lang po yon. Ibig sabihin, kahit gaano kasakit, ang sabi ng Biblia, sandali lang yan. Kahit gaano kahirap, ang sabi ng Biblia, sandali lang yan. Pagkatapos niyan yung mamanahin mo, walang hanggan pagpapala buhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, kapag bumibigat, lalo yung mga pagsubok at problema, hindi tayo dapat manghina. Hindi po dapat tayo manglupay-pay. Hindi tayo dapat tumalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag tumitindi ang pag-uusig, tumitindi yung sakit, tumitindi yung pagsubok, tumitindi yung pressure, mga minamahal, ang ibig sabihin lamang yan, yung apoy ay lalong pinaiinit para lahat ng kahinaan mo, lahat ng hindi ka nais-nais ay maalis na sa iyo. At ang kagandahan, hinding-hindi ka bibitawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Maganda po ang ating mga awit, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng ating mahal na pastor, we are in the perilous time or napaka mapanghanib na panahon, mga minamahal. Mas titindi ang mga pagsubok, mas titindi ang pag-uusig, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos. Pero mga minamahal, ito rin ang sinabi ng mahal na pastor, lahat ng tatayo sa kanilang pananampalataya, ipapakita sa kanila ng Diyos ang kanyang makapangyarihang pagkilos. Kaya hindi tayo matakot, mga minamahal. Kahit we are in the last days, kahit gaano katindi ang mga pagsubok na ating pagdaraanan, tayuan mo lang ang pananampalataya mo, sundin mo lang ang mga pangaral na iyong narinig sa ating beloved pastor, beloved parents in the Lord, sa tiyak na bagay, mga minamahal, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Titindi ang pagsubok, lalo na in this generation, lalo na sa mga huling araw, mga minamahal. Noong mga nakaraang taon na lumipas, tumindi ang pag-uusig sa mga anak ng Diyos na sa pamamagitan ng sistemang ito, maraming tao ang natakot, maraming tao ang nayanig, mga minamahal, maraming tao ang bumigay sa kanilang pananampalataya. Subalit mapalad tayo, mga minamahal, alam natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hinding-hindi tayo bibitawan kahit sa pinakamatinding oras, pinakamatinding araw, na tayo ay nabababad sa matinding apoy, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, laging nakatingin sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo'y umaawit, mga minamahal, makipag-ugnayan tayo sa mahal na Panginoon na alam natin na ang mga pagsubok sa ating buhay, kahit gaano kalaki, kahit gaano katindi, mga minamahal, yan ay daan upang tayo ay lalong mapalapit sa Diyos. Kaya ibinibigay ko po, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa aking kapo mga ngaral, beloved preacher, beloved brother Albert, sa altar call. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Pagi, may pagsubok.
mahal. Gawin natin panalangin ang ating naawit sa mala, Panginoon. Sa pagsubok ka man, patuloy ka magpasalamat, pagpuri sa mga Panginoon. Ikaw ay aking tinatangkuran, ngunit
mamahala, Panginoon. Tayo patuloy po'y marapat na magpasalamat sa mga Panginoon sa kabila ng mga pagsubok sa buhay bilang Kristiyano, mga minamahal. Tayo po'y dinadalisay ng ating mga Panginoon sa anong kadahilanan, sapagkat dalisay ang langit na ating pupuntahan na pangako ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ang kinakailangan lamang po, mga minamahal, kung tayo may nasusumpungan sa mga bagay na ito, sa mga pagsubok sa ating buhay, itinutuwid tayo sa pamagitan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y patuloy po magpakumbaba sa mahal na Panginoon. Ibaba natin ang ating mga sarili upang tayo po ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus. At napakinggan, napakitang misahe ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dinadalisay tayo ng ating dakilang Diyos, sapagkat ang kanyang dadalhin sa langit, mga minamahal, walang bahid ng anumang bagay ni hindi kaya ayas sa kanya. Ibig sabihin, Kristiyanong malinis, matuwid, banal sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto ng Diyos ng ating mahal na Panginoon, makatiyak tayo sa kanyang pagbabalik. Katulad ng ginto na dinalisay, mga minamahal, may halaga. Ayaw ng Diyos na tayo po'y magiging walang halaga. Gusto ng Diyos, dumaan tayo sa pagdadalisay upang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Kasama tayo na babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y lahat manalangin, mga minamahal. Tayong pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na salita. Opo, dakilang mapagpala po namin ang mga Diyos na makapasala at pinakamamahal na Panginoon sa panadalangin na minamahal, ginigalang mga pastor, Wildis at Almeda, kayo po'y lubos na ipapasalamat sa mga oras ito sa iyong banal na salita na amin na pakinggan, kung gaano kalaga na kaming lahat ay magpadalisay sa iyo, mala Panginoon, katulad ng ito upang kami maging karapat-dapat sa iyong muling pagbabalik, mala Panginoon. Misa na pa, mala pa, salamat po sa iyong banal ebanghelyo na amin na pakinggan. Umihingi kami ng tawad sa mga orsa ito sa undalang minamahal, ginigala, mala pastor, Wildis at Almeda, sa bawat kahina, pagkukulang, pagkakamali na iyong manak. Ikaw lamang nakababatid sa iyong mga anak, mala Panginoon. Patawarin mo kami kay Lubos. Nagpapakumbaba sa iyong mala Panginoon. Marapatin mo ang bawat sa amin. Hallelujah. Praise the Lord. Amin. Patuloy po yung sinasabi, dinadalangin. Aming minamahal, ginigala, mala pastor, Wildis at Almeda, patuloy po kalusukan, kalakasan, beloved children, lahat mga bilay co-workers, sa lahat mga kapatid na kapag sumi pagpalay mo po ang bawat isa, paglibang ramdalo at isang mga problema sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ating ipatong ang ating kaliwang kamay sa ating mga karamdaman, kalang kamay sa ating ulo, isipin natin ang ating mga pastor, mga minamahal, pinag-pray tayo at inilehans, mga minamahal, after natin ang palay sa mga karamdaman, dalawang kamay, itaas po natin pagpapalay sa mga problema. Hallelujah po, dakilo mapagpala po namin, Ama, Diyos na mga sa lahat, pinakamamala Panginoon, sa paunat na langin, minamahal, ginigalang mga pastor, will this not almeda, aming sinasaway mga problema at karamdaman, kahirapan, pagalinlangan sa paglilingkod sa undalang malapasor, kasout, 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 halas sa mga pagpapala, kasout, in the name of Jesus, demons, incurable all sicknesses and diseases, impurities, kasout, 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 be blessed, in the name of Jesus, problem be solved, vices begun, in the name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabay-sabay po tayong tumalon tatlong beses, mga minamahal, pagsambit na may diin na lamang po, mga minamahal. Praise the Lord. Sabay-sabay po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabitin po natin, thank you so much, there is Jesus. We love you so much, there is Jesus. We love you so much, there is Jesus. We love you so much, there is Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pinakamataas pong pagsamba ay tangi naman po sa ating pinakamamahal na Jesucristo. God bless so much po sa ating po, bilang ko-preacher, Preacher Mark Nual, sa pinagpala pong minsahe ng ating pinakamamahal na Jesus. Binibigay ko ng po buong pagkakataon sa ating po, bilang ko-preacher, Ronald Rimado, para po sa ating mga announcement po. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved co-preacher, beloved brother Albert Arevalo. Purihin natin ang mahal na Panginoon.
At puri malapay noon sa napakagandang minsahe. Malapay nga minamahal ko dinala ng ating abalabada preacher, Brother Mike Nual. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo pa ituloy-tuloy na po, mga minamahal ko, sa ating mga announcement. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. At wala po muna tayong special offering, mga minamahal ko. Loobin ng mahal na Panginoon sa linggo na po ito, mga minamahal, praise God. At tuloy-tuloy po ang banal na gawain ng mahal na Panginoon sa lugar pong ito, mga minamahal ng Baliwag Outreach, mga minamahal ko, ang ating overnight prayer ay kagaya po ng ganito, mga minamahal. Magsimula po tayo ng alas 10 ng gabi po, mga minamahal, ng Biyernes, at matapos po tayo ng alas 4 ng umaga ng Sabado. Yan po yung ating Friday overnight prayer, mga minamahal, at ang ating Sunday general service, mga minamahal, sa lugar pong ito ng Baliwag Outreach, mga minamahal, ay magsimula po tayo ng alas 9 po ng umaga ng Linggo, at matapos po tayo ng alas 3 ng hapon po ng Linggo. Yan po yung ating Sunday general service sa lugar pong ito. At ating midweek service, mga minamahal, ay magsimula po tayo ng alauna ng hapon po, mga minamahal, ng Miyerkules, at matapos po tayo ng alas 5 po ng hapon po ng Miyerkules. Yan po yung ating Wednesday midweek service, mga minamahal. At meron din po tayong banal na gawain sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan, mga minamahal. Meron po tayong Sunday general service, mga minamahal. Yan po ay araw ng bukas, mga minamahal. Magsimula po tayo ng alas 10 ng umaga ng Linggo, at matapos po tayo ng alas 3 ng hapon po ng Linggo. At meron din po tayong midweek service sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan, mga minamahal. Magsimula po tayo ng alas 2 ng hapon ng Martes, at matapos po tayo ng alas 6 ng hapon po ng Martes. At ngayon po, meron po tayong Bible study sa dako po ng Barangka, Candaba, Pampanga. Mga minamahal ko, purihin ang mahal na Panginoon. Magsimula po tayo, mga minamahal, ng alas 2 ng hapon po, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, at matapos po tayo ng alas 6 po ng hapon po ng Sabado. Yan po yung ating Bible study sa dako po ng Barangka, Candaba, Pampanga. Purihin natin ang mahal na Panginoon. At mga minamahal ko, wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal ko, sa ating live webcast, mga minamahal, sa tuwing may banal na gawain po tayo sa lugar pong ito ng Baliwag Outreach, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po yung ating live webcast, mga minamahal. Kaya po sa lahat ng ating minamahal na kapatiran na sa iba yung dagat, wala po mga banal na gawain po dyan, mga minamahal, praise God, patuloy po kayong makiisa sa ating pagsamba sa ating dakilang Diyos. Purihin natin ang mahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na, mga minamahal, wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal, praise God, tayo po ay tuloy-tuloy na, at tayo po ay mananalangin na, mga minamahal ko, sa ating pagtatapos, mga minamahal. Ito po ay panalangin, mga minamahal, ng ating beloved, ating kapamanggagawa, ating beloved brother Herman Villar. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Tayo po ay magsitayo na, mga minamahal, at sama-sama na po tayong manalangin sa mahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Po sa ating beloved preacher. Manalangin po tayo, mahal na mga minamahal. Opo, dakilang Ama namin Diyos, na kuparingin sa lahat, sa unang dalangin namin beloved Pastor Will de Estrada Alameda. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglagis mo sa what you do ng binanagawain. Opo, sa mga pag-MC Joy Paul ng Solemn Song. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga naghahayag ng buhay na patotoo. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga puring awitin na inalis yung mahal na Panginoon, ang pagkilis mo sa aming kaligitnaan, maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga nagkaloob ng 10 bahagi, handog, mahal na Panginoon, sa mga nagtapat, maraming salamat, mahal na Panginoon. At sa salita ng buhay na aming napakinggan sa iyong pinagpalang mga aral, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, na sana ito'y tumimo sa aming puso, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At sa aming pansamantalang pag-iwiwalay, kung paano niyo kami dinako ng ligtas sa dakong ito, mahal na Panginoon, ganyan po sa aming pag-uwi. Partihin niyo po maluhati ang bawat isa, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo kaming lahat, mahal na Panginoon, itong isamot panalangin sa matamis at magpahirin ang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen. Purihin natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. We love you so much po, but our dearest Jesus loves us more.